Sa ngayon po, lahat po tayo ay nasa ilalim ng ECQ. Kasama ko rin po ngayon para magbigay explanation pa sa detalye ng inanunsyo ng ating presidente ay wala pong iba kundi ang ating kalihim ng Department of Interior, ang chairperson at chief implementer ng ECQ, si General Carlito Galvez, ang kalihim po ng Department of Interior and Local Government, si Secretary Eduardo Anyo, welcome classmate, and ang Undersecretary at tagapagsalita po ng Department of Health, si Dr. Rosario Vergere. Welcome, Yusek Vergere. Sisimulan ko lang po siguro by presenting po at kasama rin po natin by Skype ay walang iba po kundi ang ating Secretary ng NEDA, si Secretary Carl Chua. Simulan ko lang po sa pagpipresenta ng presentation ng IATF na pinresenta po sa Presidente kahapon. Unang-una po, ang desisyon ng IATF ay binasi po sa ilang mga factors at ito po ay sang-ayon sa acceleration, sang-ayon sa deceleration and initiation, recognition and preparation. Mamaya po, siguro po si ang ating mga kalihim ang magpapaliwanag kung anong ibig sabihin nitong graph nito. Pero itong graph pong ito ay mayroong indication na critical care utilization up to 30%, between 30 to 70 and in excess of 70%. At saka meron din pong provision dito sa LGU Epidemic Response Framework, yung quick case doubling time, under 30 days, 7 to 30 days, at in excess of 70 days. At merong mga red, merong yellow, merong orange, at may green. Papaliwanag po siguro yan ng ating mga kalihim mamaya. At ang mga rekomendasyon po, ang unang rekomendasyon, magkaroon ng minimum health standard na i-implement po starting April 27. Ito po ay applicable sa lahat po ng types ng ECQ. Ang guidelines po ay matatapos by April 25, 2020. Ang mga ahensya po na gagawa ng ganitong guidelines, ang DOH po magiging lead agency para po sa mga hospital, testing at hygiene. Ang DOTR po para sa public transportation. Ang DTI po para sa mga employers, ang DOLE para sa mga manggagawa at ang DPWH para po sa infrastructure and construction. Ang decision po para sa Mayo A1, ulitin ko po, ito po epektibo sa Mayo A1 dahil ngayon po tayo po lahat ay nasa ECQ sa buong Luzon. Ang rekomendasyon, maintain yung current ECQ sa NCR, Region 4, Region 4A, and iba pang mga lugar na mataas po ang risk hanggang Mayo 15 at to evaluate further pagkatapos po ng May 15. Meron pong mga lugar na nasa kulay orange. Ibig sabihin po niyan ay pag-aaralan pa po kung ano ang magiging kung anong mangyayari sa ECQ sa mga lugar nito. Tapos, meron po tayong mga recommendation na mag-shift na to GCQ na tinatawag. GCQ po is General Community Quarantine for Moderate and Low-Risk Provinces. And then, relax GCQ for low-risk provinces by May 16 if no deterioration in condition. So, nabanggit ko na po kanina yung mga areas kung saan magpapatuloy po ang ECQ pagdating ng Mayo A1. Kasama po dito ang NCR. Ang Benguet po at kasama po dito ang Baguio City na po pwede namang magbago by April 30. Ang Pangasinan, ganun din po, po pwede magbago by April 30. Ang mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Sa Tarlac at Zambales, pwede rin pong magbago by April 30. Ang mga probinsya ng Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes. Ang Antique at Iloilo po ay for rechecking. Ang Aklan at Capiz, bagamat moderate po ang classification nila, ay kasama pa rin sa lugar na mapapasailalim sa ECQ. At mamaya po siguro si Yusek Vergere mag-explain kung bakit. Ang Cebu at ang Cebu City po is kasama rin, pero this is subject for rechecking. At sa Mindanao naman po,
Davao del Norte, Davao City ay rinikomendad inaprubahan ng presidente na mapasailalim pa sa ECQ hanggang May 15. Ang Davao de Oro kasama rin po bagamat this is subject to rechecking. Lahat po ng mga ibang probinsya ay either classified as low, moderate, or moderate. Lahat po ng hindi ko binasa ay mapapasailalim po sa GCQ or General Community Quarantine. Ang mga rekomendasyon po para dun sa mga GCQ areas, uulitin ko po, epektibo lang po ito pagdating ng Mayo a 1. Po pwede na magtrabaho ang mga manggagawa sa Sector 1, 2, and 3. I-explain po ni Secretary Anyo siguro kung ano yung Category 1, 2, and 3 at saka ni Secretary Chua. Yung mga bata po, 0 to 20, at saka yung mga matatanda, 60 and up, ay kinakailangan pa rin manatili sa kanilang mga tahanan. Pwede pong magbukas ang mall pero limited po ang operasyon. Mamaya po babanggitin ko kung ano lang yung mga po pwedeng mag-operate sa mga malls doon sa mga areas na mapapasailalim sa GCQ effective May 1. Aalaw na po ang mga priority and essential construction projects pero dito lang po ito ha sa mga GCQ area. Allow non-workers to go out to buy goods and services except those pertaining to sector category 4, leisure and kids. Allow some public transport modes to operate at reduced capacity. LGU to enforce curfew at night for non-workers. Now, for GCQ areas, consider reprioritizing the SAP cash subsidy towards ECQ areas. Ito po ay lilinawin ni Kalihim Anyo, no? For GCQ areas, consider allowing the higher educational institution school year to finish and to give credentials to students. For ECQ and GCQ areas, open all airports and seaports for movement of goods only. Wala pa rin pong commercial flights. Sa mga areas na mapapasailalim sa GCQ, ulitin ko po, epektibo lang ito sa Mayo a 1 at para lang dun sa mga lugar na hindi na po mapapasailalim sa ECQ, pwede na pong magbukas hanggang 100% ang ilang industriya kasama ng agrikultura, fishery and forestry, food manufacturing and its entire supply chain, including ink, packaging, raw materials, ang food retail, supermarket, market, restaurants for takeout and delivery, healthcare, hospitals, clinics, and drugstores, logistics, water, energy, internet, telecoms, at media. May mga industriya rin po na po pwede magbukas na hanggang 50 to 100%. Ito po ang other manufacturing, gaya ng electronics and exports, e-commerce and delivery for essential and non-essential items, repair and maintenance services, housing and office services. May mga industriya na bubuksan po sa mga moderate to low-risk areas, pero kinakailangan ikonsidera po na 50% on-site and 50% work from home, kasama po rito ang financial services, BPO, other non-leisure wholesale and retail trade, other non-leisure services. Tapos, consider for 100% closure. Sarado pa rin po. Bagamat nasa ilalim na ng GCQ, ang mga eskwelahan, ang rekomendasyon po na inaprubahan naman ng Presidente ay magbukas ang ating mga klase ng Setyembre. Pinakamaaga na po yun, except sa mga online learning. Yung mga leisure amusement and gaming fitness, sarado pa rin po yan. Yung kid industry, ang turismo po, sarado pa rin. All gatherings including religious conferences. Ang mga malls, limited po ang opening niyan at iisa-isahin po natin kung ano po pwede mag-operate sa mga malls. Ang construction, limited din po yan. Ito po yung mga po pwede magbukas sa mga malls sa mga GCQ area effective May 1. Paulit-ulit ko pong sinasabi, effective lang po ang mga GCQs May 1. Supermarkets, drugstores, banks, laundry service, restaurants for take-out and delivery only. Hindi pa rin po pwedeng mag-dine-in. Hardware. At ang mga papapasukin lang po sa mga malls ay mga edad between 21 to 59 na kinakailangan may ID at kinakailangan po hindi mukhang may sakit. Mandatory po ang temperature check. Mandatory po ang pagsusuot ng mask. Mandatory po ang alcohol use. At ililimita po ang mga numero ng tao sa loob ng mall. Bawal rin po ang tumambay. Ang aircon po ay dapat nasa 26 degrees. At aalisin po ang free wifi para walang ang tatambay sa mga malls. Tapos, ang mall operations po
ay kinakailangan yung mga mall operators ay magbigay po ng mask and gloves sa kanilang mga empleyado. Secretary Chua. Si Sec Anyo, maganda naman po yung pagpaliwanag niya. So ang dadagdag ko lang po ay kailangan po sumunod muna sa minimum health standard. Ito ay, let's say sa malls, maglalabas po ang DTI ng guidelines, maglalabas yung DOH ng health guidelines. Dapat sundan to. Kung hindi masundan, hindi po pwede magbukas kasi yung safety and health ang priority natin. So lahat po yan subject to the subject to following the minimum health standard. Secretary Roque also mentioned na yung mga special amelioration funds ay i-shift from those na sakop po ng enhanced community quarantine. I mean, yun yung magiging priority. Pero ano po yung plano natin considering na based po dun sa report ni President Duterte last Monday sa Congress, it seems na nasa around 5 million out of 18 million families pa lamang po yung nakakatanggap ng mga amelioration na funds. So how do we plan to deal with this, sir, considering na malapit na rin po matapos yung ECQ in some areas by April 30? Secretary Galvez? Secretary Anyo will answer that. Una-una, tuloy-tuloy ang rollout ng ating SAP sa iba't ibang LGUs. No? Actually, ang bola ay nasa LGU na kasi more than 91% na ang na-download na pondo. At ang ating LGUs dapat within 4 days ay makandak niya o magawa niya yung payout. No? Bagamat mabagal sa ngayon kasi ito ay press time talaga, pero ngayon na nasa LGU na yung mga pera ay sisiguraduhin namin na makapag-comply sila. Ngayon, yung mga hindi nakatanggap o yung mga na-left out, sinasabi natin, kasama din na isasubmit ng LGU itong mga pangalan na ito para ito ay isasubmit sa DSWD at ito ay babayaran natin. Babalikan natin to. Wala talagang maiiwan dyan. Lalo na ngayon na nagkaroon na tayo ng panibagong guidelines from the President, yung in-approve niya, na pili-pili na lang yung mga magiging ECQ natin, mas lalo mapapagtibay natin ang pagsuporta sa mga LGUs na ito at mga regions na ito. Now, gusto lang natin siguraduhin na malaman ng madla na yung mga hindi talaga nabayaran, lalo na dito sa Luzon, babalikan natin yan at ibibigay natin yung kanilang amelioration. Kasi kailangan pa rin bantayan natin na ito ay naisasaktuparan na according doon sa guidelines natin ng GCQ. Ang pagkakaiba naman talaga dito sa GCQ at saka sa ECQ, talaga sa ECQ ay una-una limited lang talaga yung pwedeng lumabas ng bahay, yun lang may mga exemption at yung mga trabaho ay ni-stop. Dito naman sa GCQ, babantayan pa rin natin yung mga borders dyan kasi hindi naman po pwede na maglabas-pasok yung mga tao dyan. Remember, sa unang GCQ natin, kahit na yung mga workers na nakocross ng boundary ay chinichat natin para sigurado, una-una, ay wala silang symptoms at pangalawa, ay hindi rin magawa yung mga unnecessary na biyahe ng tao na hindi naman kailangan pumunta sa ganitong lugar. Now, anong magiging batayan kung bakit magdi-declare ng martial law? Kapag nagkaroon ng massive public disorder at kung meron talagang grupo na magte-take advantage. No, katulad ng CPPNP, no, nakita nila itong crisis na to ay isang pagkakataon para siraan ng gobyerno at ipagpatuloy yung kanilang revolusyon. Yan ay isang kapangyarihan ng Pangulo na pwede niyang gamitin kapag kailangan at nasa panganib ang buhay ng publiko. Sabi nga, public safety is so required, no? So, mayroon tayong mga panuntunan na susundan kung kinakailangan talagang dumating sa ganung mga extreme measures.